Kanina, nakausap natin si Ma'am Vicky. Na-curious lang ako if ano yung pwede kong iserve sa kanya kasi they've been very generous to us. Sobrang alaga kami dito. Eh, parang it's my way of thanking her and her family and her team. I thought of offering na kung pwedeng magluto ako for her. And she just mentioned na yun nga, she'd be very interested of my siguro version ng humba. But instead of using meat, we are using langka. Gawa tayo ng humba langka. So I have a pan here. I'm just gonna add in olive oil. And yung ating sugar. So basically, we're going to make a caramel. One technique that I normally do whenever I'm using or doing my own version of pork humba. Yun nga sa atin, typically mga Batanggeño style ng humba. Kailangan kasi nito ng deep color. We are able to achieve that by doing this technique wherein para tayo magbabanana cue. So pag nakuha na natin yung amber shade or medyo yung parang nasa orangey shade ng color, eh saka natin ihahalo yung iba pa nating ingredients. After I have achieved yung color ng ating caramel, I'm just gonna add in our aromatics. Marami talaga akong nilagay na luya dyan. And yung ating langka. So, lagyan lang natin ng fish sauce. And then some pepper. And yung ating kata. So, yung recipe natin, very straightforward lang tayo. Wala na tayong ibang, kumbaga, kakaiba pang technique or ingredients na ilalagay. Gusto kong ipakilala yung kinalakihan kong version ng humba by doing yung matamis na caramel ginawa natin kanina. So, okay. By doing that technique, I'm hoping na it would translate and try somehow explain kung ano ba yung version na ini-enjoy ko personally pag pinatikim na natin kina Ma'am Vicky. So yung langka natin, malambot na. Nag-dark na rin yung color nung parang pinakasabaw niya. And then, I'm just gonna add a touch of anato. Hindi ko lang din siya sinama doon sa matagalang luto. Gusto ko lang kasi ma-retain yung floral flavors na meron. Yung ating anato seeds na in-infuse doon sa parang tubig na nilagay natin. So we're just gonna add more fish sauce. Para lang makuha natin yung mas gusto nating timpla. And some salt. And pwede tayo mag-serve. I asked one chef how he would define yung Boholano cuisine. Kumbaga, if I am to try to recreate Boholano favorites. Ano yung dapat na malakas sa kanya? Kasi like for us, for Ilocanos, it's like, dapat mapait, maanghang, ganun. So, pag sa Boholano naman po sa inyo, kasi sabi niya sa akin, what he mentioned was, ma-ginger. Yeah, I was growing up with a lot of tanglad. I see. Yeah. Because tanglad is so easy to plant. Opo. Yeah, so tapos hindi siya required ng maraming attention. Yeah. They just cute. Thank you. Lami. Thank you. Pasado. Hindi lang siya init ka ayo pero chef. Lami. Sarap. Okay. Masarap na. Masarap lang din ng hint ng mint. May nakukuha akong mint. Something. Eh. Oh. Mm. Very subtle lang na mint na perfect. Ito yung mga rare occasions pala in my life. Nakakaramdam ako ng inggit. Naiinggit po ako sa inyo. You have this. To call your home. It starts with a dream. Yeah. Keep dreaming. Yeah, definitely. At least yung dream ko may basis na ako, okay. So, eto. Hindi yung ini-imagine ko lang. Parang ganito, overlooking. Mm-mm. Tahimik. Peaceful. The term for this one is more of, you know, you go back for it. Yeah. No? You keep wanting more.